Isang magandang hapon pong muli ang aming bati sa inyong lahat. Isa na naman pong kwento tungkol sa magkaibigan ang ating itatanghal ngayong hapon. Tungkol din po ito sa isang anggulo ng batas kung saan nakasalalay ang pagkakasala ng mga nakagawa ng isang krimen. Sa lahat ng krimen, ang mahalagang elementong dapat mapatunayan ay ang pagkakaganap nito. Kung halimbawa ang isang tao ay naakusahan ng pagpatay o murder, kailangang mapatunayan na ang biktima nga ay namatay. Kaya't kung naisagawa na nga ang pagpatay, ngunit hindi malaman kung namatay talaga ang biktima, ang nagiging katanungan ay kung ano ang pagkakasala ng mga nagsagawa ng pagpatay. Yan po ang sasagutin ng ating kaso ngayong hapon na pinamagatang Maling Paniniwala. Tungayan po natin. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang bigay. Sa piling mo, sinta di ang pagdurusa. Hindi ko naman siya sa jayan eh. Siya ang nagtanong eh. Hindi ko siya sa jayan. Talaga bang hindi na mapipigilan yung pagiging pakialamero mo? Hindi mo naman trabaho, pinakikialaman mo pa rin. Alam mo bang pinsang buo ni Manny yung magnanakaw na yun? Mainita nga ang dugo sa'yo. Sige ka pa rin na sige. Eh baka mamaya yan pa ang pagsimula ng gulo ninyo eh. Matagal lang nagsimula. Kahit nung pulis pa lang ako, nagkakabanggaan na kami niyan. Eh alam mo naman pala eh. Diyos ko naman, Edward. Kahit naman kayo ka magtanong dito sa atin, kilalang kilala yan si Manny. Alam na kahit pulis yan, wala yung kinikilalang batas, basta may away. Tapos sige ka pa rin na sige, pinakikialaman mo pa rin. Anong gusto mong gawin ko? Eh sa humingi ng tulong yung babae, eh kung sa inyo nangyari yun? Ewan ko ba sa'yo? Palagi naman yan ang nirarasan mo sa akin eh. Kung saan naman kasi may gulo, doon ka nakikipagsiksikan eh. Pag-aawayan na naman ba natin ito? Hindi natin sana pag-aawayan eh, kung tumutupad ka sa pinag-uusapan natin. Anong pantupad ang gusto mong gawin ko? Pinag-resign mo ako sa pagpupulis, nag-resign ako. Ano pa? Ang usapan natin, magre-resign ka at kakalimutan mo na yung pagpupulis mo. Nag-resign ka nga. Eh pero, puro kriminal pa rin naman ang utak mo. Isipin mo naman sana kalagayan ko, Lani. 8 taon ako nagpupulis. Cargo de konsensya ko yun. Kung magbubulag-bulagan ako, gayong may maitutulong naman ako. Malapit na tayong magkaanak. Hindi ko naman pinangarap na lumaki tong anak natin nung walang ama. Kapag oras mo, wala ka nang magagawa. Kung yan nga si Paring Gilyer eh, halos buwan-buwan ni death threats. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay. At tumaas pa ang sweldo dahil sa promotion na natanggap niya. Marami nga siyang pera. Pero nasa naman ang pamilya niya. Kahit naman ako nasa kalagayan ng asawa niya, iiwan ko rin siya. Kaya pwede ba, Edward? Pwede ba? Huwag mong hayaang mangyari sa atin yun. O sige. Hindi tayo maghihiwalay. Magsasama tayo ng nagmamahalan. Pero mamamatay naman tayo ng dilat ang mga mata natin. Ilang buwan na ako naghahanap ng trabaho. Wala akong makita.
yung kukunting naipon natin, malapit na rin maubos. Malapit ka na rin mga anak. Paano kitang tutubusin sa ospital? Lania, makikiusap ako ngayon sa'yo. Payagan mo na akong bumalik sa serbisyo. Bahala ka sa buhay mo. Hello? Oh, parang yan. Oh, Gillian. Tuloy ba tayo mamaya? Adi. Oh, sige. Pilit tayo. Kamusta na, Paringet? May trabaho ka na ba? Yan nga, wala pa nga eh. Eh, baka gusto mo, sumama ka ulit sa grupo natin. Alam mo, marami kaming racket ngayon eh. Madaling-madali ang pera. Konting PR lang sa mga politiko. Pera na. Walang kahirap-hirap. Ano? Hindi ko yata kaya. Hindi ko lina yan, pare. Eh, mamaya niyan, tamahan ba ako ng konsensya ko? Hindi ko magpakain sa pamilya ko yan. Eh, ano masama ron? Sideline lang naman yun eh. Saka isa pa, hindi natin inanakaw yung pera. Kusang dumadating. Talaga oh. Hirap na, hindi ako yan eh. Alam mo naman ako, nung araw sa departamento natin, ako yung tinatawag na Mr. Straight eh. Eh, anong plano mo ngayon? Kung ako lang ba talaga masusunod eh, di babalik ako sa serbisyo. Yun nga lang, baka magkasira kami ni Lani. Ano parang Ed, ikaw lang ang makapagdidesisyonan. Kung sakaling gusto mong bumalik ulit sa serbisyo, sabihin mo lang. Kahit bukas na bukas din, makapagsisimula ka na. Ako bahala sa'yo. Eh, alam mo, sayang din man yung pinaghirapan mo na ilang taon na. Kaya, kung makapag-isip ka na, na sigurado ka nang babalik sa pagkapulis ulit, sabihin mo lang, tutulungan kita. Ano pa't naging magkumpare tayo? Malay mo, pagdating ng araw, ako naman hihingi ng tulong sa'yo, siguro naman, hindi mo ako pahihindihan. Ano? Ha? Huh? Salamat pare, ha? Ano? Gusto na si Mare? Ngayon. So, malapit pa kami magkaanak. Sa wakas. Ang tagad na yun. Pinaghirapan yun ah. Oo. Tapos, wala ka pang trabaho. Ikaw din. Baka, gusto mo. Sana naman ba tayo? Pwede ba, Lani? Unawain mo na lang ang sitwasyon natin. At intindihin mo naman ako. Sinubukan ko naman gawin ang gusto mo eh. Pero wala talaga nangyari. Wala talaga mangyayari dahil ayaw mo may mangyari. Ano ka ba naman, Edward? Hindi na naman buhay mo nakataya dito eh. Pati buhay namin na anak mo. Ano ba talaga mas importante sa'yo? Ang pagpupulis mo kami ng pamilya mo? Huwag mo naman sana akong pagpiliin, Lani. Bakit? Dahil siguradong i-check-pwera mo kami ng anak mo? Alam mo, hindi rin kita maintindihan, Edward, eh. Hindi ko malaman kung ano talagang gusto mo mangyari sa buhay mo! Sa atin ng pamilya mo! Magtapat ka nga sa akin. Yung pagkamatay pa rin ng tatay mong nasa isip mo, no? Kaya gusto mo bumalik sa serbisyo? Dahil hindi pa rin natatagpuan kung sino ang tunay na pumatay sa kanya. Sabi ko na nga, be.
Ang akala ko sa haba ng panahon na pagkalipas nun, nakalimutan mo na. Ano ka ba naman, Edward? May pamilya ka ng tao. Pwede ba kalimutan mo na yung kaso niyo? Wala na mangyayari dun eh. Basta'y pinangangako ko sa'yo, mag-iingat ako. Walang mangyayari sa akin at hindi ako mawawala. Gagawin ko lahat yan dahil mahal kita at ang magiging anak natin. Kaayusan dito. Ngayon, pare, wala na. Ang gulo. Alam mo, kung di lang dahil sa mga anak ko, matagal na ako nag-resign dito. Sakala mo, Edward, kanya-kanya rakitan dito. Kaya yun, ang yayaman. Tulad ba nung isang taong yun? Grabe. Ayaw paawat. Kung ano-ano dinidiskarte, paano? Malakas sa itaas. Ayan, ang lakas ng loob. No, pare, ibang-iba na dito. Hindi mo na alam kung sino ang kakampi mo at kung sino ang kaaway. Kaya kung ako sa'yo, pipiliin mo mga tao pagkakatiwalaan mo. Ay. Alam niyo, mas magiging maganda siguro kung nagtatrabaho na kayo kaysa dagdala kayo dyan. Ha? Kaya walang nangyayari sa mga hawak mong kaso dahil puro kayo pasarap. Edward. Hello? Edward, welcome back. Si Boyong to. Sabi ko na nga ba, hindi ka makakatiis, babalik at babalik ka rin eh. Boyong, oh. Kumusta na? Daw talaga, hindi ka na nagbago. Chismoso ka pa rin. Mano pang naging informer mo ko? Kung ganyan lang kasimpleng balita, hindi ko pa matitiktikan. Anong balita? May tip ka ba? Oo. Magandang buhay na mano to para sa'yo. May bentahan daw bukas ang grupo nila Gomez ng alas 6 sa likod ng post office. Dun sa lumang bodega, malaking transaksyon daw eh. Talaga? Ba, nakakuha rin tayo ng magandang lead sa kanila, no? Matagal na natin sinusundan ang kasong to, di ba? Oo nga eh. Siguro akala nila wala na silang problema. Hindi nila alam bumalik ka na. Akong bahala rito. Sisiguraduhin kung hindi sila makakatakas. Saan nga pa na kita pwedeng kontakin? Dating gawin na lang ulit. Ako na lang ang tatawag sa'yo. Alam mo na, mahirap dito eh. O sige na. O sige, bye. Station ba itong telepono ito sa kwarto? Oo, pare.
Wala na, okay lang. Tao rito ah. Ano ba to, Edward? Lokohan? Akala ko pa sigurado ka. Hindi ko nga rin maintindihan kung anong nangyari. Maintindihan? Alam mo, Edward, nakakahiya itong ginawa mo. I want a written explanation on my table first thing tomorrow morning. Understand? Yes, sir. Akala ko ba magaling to? Ewan ko ba? Oo, magaling yan. Magaling magsaya ng pagod ng ibang tao. Ang hilig kasi pumapil eh. Pagpatuloy mo yan, ha? Tama na! Tama! Pasensya ka na. Bakit kasi ngayon ka pa sumabit eh? Nakakahiya. Eh, malinaw naman yung pandinig ko eh. Rinig na rinig ko, alas 6 silang magkikita eh. Eh, yun nga lang, hindi ko alam kung paano nila natiktikan yung raid. Sana naman, Boyo, sa susunod, bago ka magsalita, siguraduhin mo muna. Ako na peperwisyo eh. Oo nga eh. Pinagsamahan natin eh, hindi ako sumabit sa'yo eh. Sigurado ako dun eh. Hindi ako pwede magkamali eh. Kaya mo, Edward, pangako yan. Babawi ako sa'yo. Bigo nga palagi ang raid na pinamumunuan ni Edward hanggang siya ay pinagtatawanan na lang ng mga tao sa loob ng presinto. Kaya't naging mabigat ang pagbalik pulis ni Edward. Marami ang naiinggit at naasar sa kanya, lalo na si Manny na siya niyang kalaban sa promotion dahil halos sabay silang pumasok kahit mas maganda namang dihamak ang record ni Edward. Sa kabilang dako, hindi rin naging madali ang pagtanggap ni Lani sa sitwasyon. Halos araw-araw ay pinag-aawayan nilang mag-asawa ang pagbabalik pulis ni Edward. Nalaman na ng itay na bumalik ka na sa dati mong trabaho. Sinabihan niya ako na doon na muna ako tumira sa kanila hanggat hindi ka nagigising sa kahibangan mo. Ano ba naman, Lani? Bakit kailangan humantong pa tayo sa ganito? Hindi ako nagdala sa atin sa sitwasyong ito. Ikaw! Pero Lani, sandali lang naman ito eh. Pangako sa'yo, pagkapanganak na pagkapanganak mo, makaipon lang tayo. Uwi na tayo sa bahay niyo sa probinsya. Doon na natin palalakihin yung anak natin. Malayo sa gulo, tahimik. Sige na naman, Lani. Mahal na mahal kita eh.
hindi makapapahig na malayo ka sa akin. Mag-aral ka muna tumupad sa pangako mo bago mo sabihin sa akin yan. I'm sorry, Edward, pero nawala na ako ng tiwala sa'yo. Ayoko na umasa pa. Lani. 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 Pare, kanina ka pang malaki buri yan, ha? Kaya pala, pasensya ka na dun sa nangyari yung isang gabi. Medyo napahiya lang kasi ako, eh. Isipin mo, binibuild up kita sa departamento. Tapos, papalpak ka ng ganun. Okay lang yun. Kasalanan ko rin naman, eh. Hindi ko muna sinigurado yung impormasyon na nakuha mo. Isa nga pala, parang Ed. Pasensya mo na si Manny. Medyo mainit ang dugo sa'yo, eh. Alam mo naman yun. Insecure. Eh, feeling niya kasi, kakompetensya kanya sa promotion. Pero hayaan mo na yun. Mabuti nga yun para magtrabaho siya na mabuti. Sanay na ako ron. Hindi na nagbago ugali yun, eh. Nga pala, pare. Ay, bako. Kumusta na si Mrs. Commander? Tanggap na ba niya yung pagbabalik pulis mo? Yun na nga ang problema ko talaga, eh. Malis ang bahay. Iniwan ako. Ano? Paano nangyari yun? Nabanggit sa tatay na nagbalik serbisyo ko. Kaya yun, pinauwi siya. At wag daw babalik sa akin hanggat hindi ako nagre-resign. Anong resign? Pare, kalimutan mo na muna sila. Magpayaman ka muna. Gumawa ka muna ng pera. Saka mo nila sinusunduin. Tinan mo ako, kabig ng kabig, saka na yung pag-ibig. Pareng Jillian, hindi naman ako sa kumukontra sa mga ginagawa ninyo. Parehas ang labang ko, eh. Hindi ko kasi kaya yung ganyan. Paring Ed, wala nang parehas ngayon. Wala nang lumalaban ng parehas ngayon. Saka isa pa, hindi naman kami nahihingi ng pera. Sila kusang nagbibigay. At tinatanggap lang namin. Eh kung hindi namin tatanggapin, may ibang tatanggap noon. Sayang din. Kaya, ikaw, di ba sabi mo nga, kailangan mo ng pera. Manganganak ang misis mo. Ito na ang oportunidad mo. Pagkakataon mo na to. Kaya pagtungkol sa pera, kalimutan mo lang muna yung pride na yan. Saka tingnan mo, kahit mga magkakamag-anak, magkakaibigan, pagtungkol sa pera, kalimutan na muna. Yan naman yata ang hindi ko kayang gawin na talikuran ng kaibigan ang dahilan sa pera. Pero kung sa'yo tatama ang isang mali, ibang usapan yun. Kaya pass na muna ako, pare. Sige. Yan ang gusto mo, bahala ka. Pero, parang yan, tip ko lang sa'yo. Para tumagal ka sa trabaho natin, medyo iwas ka na muna dun sa hindi mo teritoryo. Baka meron kang masagasaan. Ikaw din, mahirap na. Baka magkalimutan. Hello? Edward, si Boyong to. May bago akong tip na nakuha. Tama na, Boyong. Mabuti pa magpahinga ka na lang. Dahil baliwala rin naman yung sasabihin mo, eh. Dahil walang maniniwala rito. Magtiwala ka naman sa akin, Edward. Kumpirmado ko na, eh. Alam mo, meron lang tagaloob na kasabot, kaya palagi lang tayong sumasabit, eh. Hindi ko lang alam kung sino, pero kaya mo, aalamin ko. Mahirap patunayan yan. Patutunayan ko sa'yo. Maayos ko lang pangalan ko. Siya nga pala bukas, ha? Meron na naman bentahan ng grupo ni Gomez. Huwag mo na sabihin kahit kanino nang hindi na mabulilyaso. Puntahan na lang natin para makita mo kung totoo nga sinasabi ko. Sasamaan pa kita. Sige, anong oras? Alas 7, sa lumang bodega. Pwede ba po yung siguraduhin mo lang? Alam mo, ayoko nang magmukhang taka, eh. Sigurado ko. Sige na. Makita na lang tayo bukas, ha?
O sige, alas 7. Anong alas 7 bukas? Ang pinagsasabi mo? Yung informer mo na naman yan, ano? Paring Ed, naniniwala ka pa ba, Rod? Alam mo, sinasabi ko sa'yo, kinakwartang ka lang ng asset mo na yon. Kaya, alam mo, sinasabihin ka habang maaga pa. Tantanan mo na yung kaso na yan. Baka lalo ka lang pagtawa nandito. Pare, huli na to. Pag wala pa rin nangyari, magre-resign ako. At ikaw lang ang makakaalam nito. Wala na ako ibang sasabihan para walang bulilyaso. Paring Ed, magkumpare tayo, kaibigan kita. Ayoko mapahama ka. Kaya, sinasabi ko sa'yo, iwanan mo na yung kaso na yan. Marami na bang kaso niya na? Saka sinasabi ko sa'yo, malakas yan si Gomez. Sakaling mahuli man yan, makakalaya rin. Eh, baka buweltahan ka pa. Hindi na maaari, pare. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Kahit lumakad pa ako mag-isa. At hindi na tungkol sa tatay ko ang issue rito. Gusto ko lang itama ang mali. Ikaw ang bahala. Basta sinasabi ko sa'yo, pag dumating ang araw na magkasabitan, huwag mo sasabihin na hindi kita pinagsabihan. Oo na. Pero tutulungan mo ba ako? Edward? Edward? Saan? Yung isa ron. Hindi ba si Manny yun? Kung ano? Edward? Salamat, ha? Ingat, ha? Paringit. Bakit? Sino kasama mo? Wala. Ako na. Eh, napag-isip-isip ko kasi na wala namang awala kung susundak natin ito, eh. Bakit? Salamat, pare. Napatunayan kong kaibigan ka nga. At mapapatunayan ko na rin sa'yo na meron ka sa buwat sa loob ng presinto. Si Manny, kasama ni na Gomez. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo! Kaya tignan mo! Wala naman, ah. Nandiyan sila kanina lang, eh. Nandiyan. Totoo! Maniwala ka sa akin! Ano to? Ano ba hinintay mo? Pasko?
Saksakin mo na! Masasabugin ko ang ulo mo! Saksakin mo na! Saksakin mo na! Mga kapit-bahay! Tulungan niyo ako! Akin na nga yan! Ang bakla ko tumira! Iniwanan ng dalawa si Edward na nakahiga sa lupa sa paniwalang siya'y patay na. Samantala, si Boyong naman ay nakatakas. I-alert nyo lahat ng units. Nahanapin si Boyong. Yung nagtitinda na si Guerrillo. Yung madalas umistambay dyan sa may harapan ng simbahan. May tip kami natangga na si Boyong pumatay kay Edward. Oh, ano pang ginagawa ninyo? Lumakad na kayo! I-alert nyo lahat ng units. Nahanapin si Boyong. I'm giving you orders! Ano may hinihintay niyo? Lumakad na kayo! Hindi lang kailangan. Nandito siya. Sir! Ba't po kayo nandito? Meron niyo bang problema? Sir, mabuti naman o. Nahuli niyo na yung hinahanap namin. Guillermo Mejia, Manuel Corruba, inaresto ko kayo sa salang pagpatay kay Eduardo Salcido. Pinagpala sa babae na pinagpala naman yung anak na si Jesus. At natanggihan niya ng Diyos para lahat kami makasalanan ngayon at kami mamamatay. Amen. Kabagin ako, Maria, natutunan ka ng grasya. Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Huwag ka pinagpala sa babae na pinagpala naman yung anak na si Jesus. At natanggihan niya ng Diyos para lahat kami makasalanan ngayon at kami mamamatay. Amen. Kabagin ako, Maria, natutunan ka ng grasya. Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Huwag ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak mo si Jesus. Santa Maria, Ama ng Diyos, parang kapag-asalanan niya at kapag-apatay namin. Kabagin mo, Maria, natupulong ka ng grasya, Panginoon ang Diyos ay sumasa sa iyo. Kawawa naman sila. Huwag ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak mo si Jesus. Tiliyo, ang masakit pa ka mo, hindi pa makita ang bangkay ng asawa. Baka naman buhay pa si Edward, natatakot ang lumabas. Hindi naman siguro. Siguro, siyempre. Dapat excited din siya makita ang anak niya. Paano ba kaya ito yung sinalang? Uuwi na daw yata ng probinsya eh. Kung nakinig ka sana sa akin, kung hindi ka sana bumalik sa serbisyo, hindi sana haantong sa ganitong lahat. Paano na kami ngayon ang anak mo? Paano na kami, Edward? Sa tulong ni Boyong bilang state witness, inakusahan si Manny at Gilyer ng murder. Napatunayan naman na inatake ng dalawa si Edward habang ito'y nakagapos. Naisagawa na ng dalawa ang lahat na dapat gawin sa pamamagitan ng pagsaksak kay Edward na sapat upang ikamatay nito. Ngunit dahil nga hindi nakita ang bangkay ni Edward, hindi napatunayang siya'y namatay.
dahil sa mga saksak na tinamo at kung anong parte ng katawan siya nasaksak. Ang malinaw lamang ay pinagtulungan siya ni Guillermo at Manny at siya'y nasugatan hanggang nanlumo at bumagsak sa lupa. Kaya sabi ng korte, murder nga ang krimen, ngunit ito'y walang buong kaganapan. Nagkasala ang dalawa ng bigong pagpatay o frustrated murder lamang sapagkat hindi napatunayan sa husgado na namatay si Edward dahil sa kanilang pag-atake. 15 taon sa bilangguan ang kanilang parusa. Ngunit habang nililitis pa lang ang kaso, si Guillermo ay namatay na, kaya't si Manny na lang ang nakulong. Salamat sa lahat ng tulong mo, Boyong. Ayos lang sa akin yun. Basta ba para sa ikatatahimik ni Edward eh. Yun nga lang, nakakalungkot. Pero at least naipakita niyang hindi lahat ng pulis pare-pareho. Namatay siyang malinis ang pangalan at may prinsipyo. Boyong, hindi patay si Edward. Nararamdaman ko, buhay siya. Alam mo ba, Boyong? Nangako siya sa akin na uuwi na kami ng probinsya. Pinangako niya sa akin na mag-uumpisa kami ng panibagong buhay. Siya, ako at ang anak namin. Plano ko na umuwi na eh. Makikiusap sana ako sa'yo. Gusto ka sakaling makita mo siya. Sabihin mo lang sa kanya na hinihintay ko siya doon sa probinsya. Naipakita na hindi dapat isakripisyo ang katwiran at prinsipyo dahil sa pagkakaibigan. Ang pagkakaibigan ay may hangganan din. Kung dahil dito'y gagawa tayo ng hindi tama o labag sa batas, huwag mag-atubiling iwaksi ang pagkakaibigan. Ang tunay na kaibigan sa iyo'y hindi magpapahamak, bagkus pa nga'y itataya ang kanyang sariling buhay. Hanggang sa susunod na linggo, ito po si Attorney Jose Sison na sa inyo'y laging nagpapaalala, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Na sa'yo ang bigay.
piling mo. Sinta, di itang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipanglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipanglalaban ko hanggang sa thank you.